inspired to write songs when you feel down or sad? Actually, ako lang to. Mas madali magsulat ng sad songs, yes, for tama. Me. Then happy songs. Tama. Ako, kung hindi pa ako kinasal, hindi ako makasulat ng mga masasayang kanta palaging ano. Palaging, ako same. Kasi yung mga okay na numbers ko na okay sa Spotify, puro ano yung sad songs. Yung Dating Tayo, Kahit Kunwari, mga ganun yung mga... Tulad mo lang yung masaya. Tulad mo lang yung masaya. Pero ngayon talaga, pag kausap ko yung fans ko ngayon, pag listeners ko, pag kinakausap ko, sabi ko sa kanila, hingin ko lang muna tong moment na to, na i-enjoy ko muna yung happy face. So, maririnig yung mga next few songs sa akin, masasayang mga kanta muna. Pero marami tayong baon ng mga hugot songs. Pero sa ngayon, happy face lang muna tayo. Nice! Makakano. Opa heart. Diba? Oh, we have questions from a famous vlogger in Bacolod, Chan Chan Torres. Hi, Chan. Malaki ba ang influence ni TJ sa mga songs na ginawa mo, lalo na ngayong husband mo na siya? I think this is for KZ. Yes. Kasi si TJ yung taga-ano ko. Mas malaki influence mo sa akin. Hindi, malaki din yung influence. Actually, po nung simula. Ngayon din naman, pag medyo hindi pa ako sure sa direction ng kanta na sinusulat ko, nahiya akong iparinig sa kanya or nahiya akong ipakita sa kanya. Alam niya pag nagsusulat ako kasi pag lumalapit siya, ano yan? Impression. Ano yan? Wala, wala. Nahihiya siya minsan na ipakita yung drafts. At the same time, ako naman, pag gumagawa ko ng tono, nahihiya ako kasi magaling siyang singer eh. Sobrang galing niyang singer eh. Pero yun yung dinedevelop namin ngayon na kahit ikaw naman sa sarili mo, mahihiya ka rin eh. So ngayon, parang dinedevelop namin na, sige, pakita nga. So pinapakita niya sa akin. Tapos yun, nadidiscover ko na ang ganda naman ito. Hanggang sa kailangang si KZ, magaling na songwriter. Wala lang talaga siyang confidence pa na ilabas yung songs niya. Ganun lang talaga yun. Ang bias, ganda na, bias. Hindi, seryoso, ang ganda ng mga kanta mo. Kailangan mo lang talagang i-release sila. Yung expression ni KZ, kinukurot ka na dyan, bias, TJ, bias. No? Ginakusin na ka diya sa kilid. Kinukurot ka na dyan sa kilid. Okay. Po, yes, definitely, na-inspire talaga akong magsulat because of TJ. And syempre, siya kasi yung taga-ano ko eh, taga... Proofread, parang gano'n. Oo. Tapos siya din yung minsan, pag masyado ng malalim, pag masyado ng madaming pinupuntahan, siya naman yung... Simplihan mo ng konti. Simplihan mo ng konti. I-atras mo ng konti kasi baka hindi na siya... baka konti lang ang maka-appreciate. Ganyan. Mm-hmm. So, ayun, siya yun. Siya yun for me. Okay. And we have actually a question from Cebu. Ayan, singit ko lang to. From Cebu, sabi niya dito, can we have a little backtrack to when you were still starting as a singer? Kinsa bagyod ang pinakanitatak nga singer sa inyo ha? International or local? O unsay rason nga nung sila inyo hang gina-idol? O ngano ang passion for ninyo for music? Katong batanon pa ba mo? Or daga pa ba mo? International, Mayor Mraz, Jack Johnson, mga easy listening, si Jack Johnson easy listening, so daghan ko dira og makuha sa iya. Local, ginahan ko, I like songwriters eh, so sila Sir Ogie, sila Sir Jim of Apo, si Gary Granada, and that's my ultimate. Noel Cabangon, yun yung mga ultimate ano ko, mga idols ko. Jimmy Bondoc, yan yung nag-kinover ka pa isang song niya hanggang dito na lang. At saka, kung influence din, malaking influence sa akin yung Hail sa songwriting ko. Oo, kasi high school ako, parang yun yung era eh. Hail, tapos si Champ kasi ng Hail, he's my second cousin. So isa siya sa nag-encourage sa akin na to keep writing, to keep parang sulat mo lang kung anong gusto mong isulat hanggang sa siya rin nagpakilala sa akin sa mga maraming mga naging friends ko na sa industry. So, yun, those are my personal influences. Ako nung parang nagkaroon ng two sets kasi nung bata pa ako, medyo bumibirit ako. So, oo nga, tama. Yung mga first few artists I always listen to R. Kasi hanggang yun. Si Miss Reg. Of course. Miss Regine Velasquez, Celine Dion. Birit talaga, Whitney, no? Whitney Houston. Yun talaga yung pang, ano talaga, pang gera, ganun. Kasi, ano yung Sir Martin na kinanta mo isa? Ikaw lang ang mamahalin. Oo, Sir Martin, ganun. Tapos,
nung nag-high school na ako, nung nagkaroon ako ng problema sa throat, syempre hindi ko na makakanta yung mga kanta nila. So, doon na pumasok yung, ano, doon na pumasok yung, nung nagkaroon ng MYMP, na-appreciate ng mga tao yung, pwede naman pala din ang hindi, ang pwede naman pala gumawa ng music na yung mga tao na hindi kayang bumirit. Mm-hmm. Like, di ba kasi nagko-cover sa lahat, tas acoustic lang, very, very easy listening, easy listen, like you said kanina. Tapos, pumasok na yung Up Dharma Down. So, aww, parang mas lumawak yung ano ko sa music. Tapos, pumasok si Jessie J, and then Lauryn Hill, and Lia Ari, mga ganun. So, sobrang iba't ibang mga influences. So, syempre, may Glock 9. Isang gram! Ganun. So, ayun, tapos may Yosha. Sobrang dami. They inspire me not only because they're amazing artists, pero they're amazing people. They're amazing people as well. Well, at least for those who we've met and worked with, ayun. So, yeah. Napaka-diverse. Diverse ng influences, marami, and that shows your versatility rin right now as a singer, diba? And for our last question, we got here from TV Patrol, katukayo ko, MJ Felipe. Uy, hello po. Kamusta, Sir MJ? Anong oras dyan? Hi, TJ. Hi, KZ. It's 9:14 ng gabi here. Yeah, so hindi pa naman masyadong gabi, so okay lang. No, congratulations on this project. Thank you. Actually, kanina binabanggit niyo yung Bisaya, ano. I was wondering, kasi nagkaroon na ng momentum to eh, yung mga Bisayan songs, no? Marami ng artista, like the most recent was Karen Sita, you know, Cebuana, she did her thing, and nasayangan nga ako kasi may momentum na, no? parang hindi na tuloy-tuloy, no? Hindi bumulusok or something like that. But I got the chance to interview Alamat last night, the P-pop group na meron ding isang Bisaya member, and parang, you know, yung multilingual na P-pop group. I was just thinking, I don't know if you agree with me, but I want to hear your thoughts. Is Bisaya the future of OPM? Could it be? Could it be? Nakagano na gagamit. Ganda nun. But definitely yes, pag given a chance, feeling ko talagang kayang makipag-compete. Kasi ang dami-dami mga artists from Mindanao and Visayas who were amazing singer-songwriters na naghihintay lang talaga na magkaroon ng opportunity. I mean, hindi nga lang amazing singer-songwriters, even producers, na pag pinakinggan nyo yung quality ng pag-produce nila ng mga tracks. Wala pang vocals to ha, just producing the track na kakantahan mo. Pwede siyang nandun sa international level ng quality. And that is something that we should be proud of. And sana mabigyan lang talaga ng pagkakataon na mapakita nila yung mga kaya nilang gawin. Kasi syempre tayo nandito sa Luzon, sa totoo lang, mas malawak yung platform natin. Mm-hmm. And the reason being is lahat ng tao sa Pilipinas nakakaintindi ng Filipino, but hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya, hindi lahat nakakaintindi ng Ilocano, hindi lahat nakakaintindi ng Ilonggo and other languages from the Philippines. So, naghihintay lang talaga sila ng pagkakataon. And yun nga, isa yun sa mga reasons why we're trying to do this, where we are trying to open a door na hindi masyadong napapansin dati, na pwede nating i-explore, na pwede nating ipakita sa hindi lang sa buong Pilipinas, kundi pwede nating ipakita sa buong mundo. Marami ng Bisaya songs na na-release, marami ng naging hits, but personally, I think Bisaya songs na nanalo sa songwriting competitions, yeah, na lahat kalaban ay hindi Bisaya. I think personally, to answer the question, makakapag-breakthrough lang siya yung Bisaya songs that we keep on producing if we take out the regionalistic mindset. Yung parang pag tinanggal natin na, oh, it's a regional song. It's Bisaya. Parang lagi kasi like sa mga... It's always, feeling nila, it's always a level under... Parang ano yun, nakulong siya lagi sa regional eh. Hindi siya, like, this is parang example na lang siguro na there are songs na magandang songs, but it never gets to be, or in award-giving bodies, minsan it never gets to be nominated in best pop song, yes, best mellow song. Despite kung kahit gaano kaganda yung Bisaya song, lagi siya nagfo-fall
dun sa best regional song. So, kahit ang dami pa sa mong categories na pwede niyang puntahan, nakulong lang siya dun sa best regional song because it's in Bisaya. That's personally how I see it. But if it was written in Filipino or in English, yeah, it would have been a best mellow, would have been best pop, would have been best ganito ganyan. Yeah, I think kasi like love, music should also be parang borderless. Yes. Kung nakakanta nga natin yung lyrics ng K-pop song eh, bakit hindi Bisayan song? Totoo po. Okay. Tapos, sorry. No, dahil ako pala yung last na magtatanong, I'm gonna put you on the spot, KZ and TJ. Sana meron... nung pumasok ka na nga, kinakabahan na ako. You know me naman, KZ, I like surprises. Sana merong malapit na gitara sa tabi nyo, no? Because I'm gonna put you on the spot. Meron ba? Meron ba? Electric yung nakalagay dito. Tutala ko na yung last eh. Tutala ko na yung last. No, but you know, this is worth it, tong last na question ko. I just really wanted a standby guitar just in case na merong ano, merong gawin si KZ saka si TJ. Kailan pala yung release ulit KZ nitong inyong playlist? Na-release na po yung playlist. Available na po siya lahat, sa lahat ng mga digital music streaming platforms worldwide. Tapos yung music videos are gonna be released sa 7 August 7 p.m. sa YouTube channel ng Star Music and YouTube channel ng Polyester Records for both Dodong and Inday. My last question is this. You know, KZ, when you competed in The Singer in China, we were so proud of you. Alam mo yun, I was there. Like it ang sinusundo sa airport. Alam mo lahat. Nakikita pag inatid ko siya. Correct. Si Kuya MJ ang isa sa mga tao na alam ang lahat ng nangyayari. Guys, ang dami niyong hindi alam na alam ni Kuya MJ. Updated. What I wanted to hear from you, KZ and TJ, is, habang nag-blurred ng konti yung camera. Currently, as we speak right now, Nefsty is fighting for the Olympics. Yeah. And we have lots of... We have lots of kababayan right now na si Carlo Kapaalam, diba, assured na siya ng another bronze medal for us. Heidelin, of course, and Nesty, assured na rin. What I wanted to hear is a song for them. Anong kanta ang pwede niyong ihandog or i-dedicate sa ating mga kababayan making us proud right now in the Tokyo Olympics? Itong song po na to, perfect yung example mo kanina na nung nandun ako sa China kasi I was away talaga, like I felt lonelier because medyo walang Facebook, walang Instagram, walang, mahirap makipag-connect sa family, tapos sobrang late kami natatapos, ganyan, and yung pressure kasi of representing your country and, you know, trying to wave the flag high doon. Medyo iba. So, si TJ, sinulat niya yung kantang to kasi hindi niya, alam niya na gusto ko na nandun ng lahat ng mga tao na importante sa buhay ko because I need their support. I need the emotional support. I just wanted my family to be there, my loved ones to be there. I just wanted them to be there para maramdaman ko na everything that I'm doing, it's worth it. It's worth it. So, parang ganun. Pero syempre, nung time kasi na yon, hindi makapunta si TJ. Wala sa pamilya ko ang makapunta kasi medyo hindi din ganun kabilis ang process. So, he wrote this for me para ma-feel ko na he will always be there kahit na malayo siya. And that whatever happens, may medal man o wala, manalo man or matalo, you will always have a home to come back to.